sa hapong ito ay atunay nga na tayo po ay nadako ng pagsalita ng Diyos at handa na ba kayong makinig mga kapatid? Amen. Okay. Praise God. At muli ay ating pagsalusaluan ang mensahe ng salita ng Panginoon. Atin munang i-declare yung Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Our Lord Jesus Christ, He is the anointed one. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. Okay. Sa hapon ito ay tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ating pong pag-aaralan, yung ating pong topic ngayon sa hapon ito na aking pong pinamagatan the characteristics of God's Word. Ito po yung ating pong tatalakayin ngayon. Yung tinatawag na katangian ng salita ng Diyos. Alam niyo po, na napakahalaga po na maunawaan po natin yung katangian, yung purpose, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na kung saan ay iniwan sa atin ng Panginoon Diyos. Ginamit ang iba't ibang lingkod ng Diyos, ang mga prophets, ang mga apostles, na ito ay isinulat nila at hanggang sa ito ay na-confide sa isang libro, ito nga yung Biblia. At ngayon ito mula noon, magpahanggang ngayon, ito yung ating patuloy na talagang pinahahalagahan bilang tayo ay mga mananampalataya, bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Talagang dito natin talaga kinukuha yung mga kaalaman patungkol sa magandang plano ng Diyos, patungkol sa utos ng Diyos. At ngayon sa hapon ito, ito nga yung tinatawag na the characteristics of God's Word. Ito yung tinatawag ng mga katangian ng salita ng Diyos. Sabi doon sa aklat ng Isaiah, chapter 55, verse 10 to 11, sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang ulan at niyebe paglagpak sa lupay, hindi na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait buti na panghasik. Last verse, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Kita po natin, inihalin tulad ng Diyos ang kanyang salita sa niyebe at ulan. Na kapag ito ay bumagsak sa lupa, nagiging pandilig sa mga halaman, at kapag itong mga halaman ay tinabasan ng tubig at niyebe, ay nagiging mabunga itong mga halaman ito at nagiging pagkain. At ganun din ang salita ng ating Diyos. Magaganap nito ang lahat ng nasa ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin doon pa lang po sa ating main text ay talagang napakatindi ang katangian ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang taong magbibigay ng talagang full attention, seriousness at totoong pagsunod sa salita ng Diyos sapagkat magiging pagpapala ito sa buhay ng bawat isang tao, yung salita ng Diyos na patuloy na ating kauuhawan, kasasabikan, pagugutuman, seryosong pag-aaralan, seryosong babasahin, seryosong pagbubulay-bulayin, ito ay hindi babalik na walang pagpapala sa buhay ng bawat isang tunay na susunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po, very powerful ang magiging effect ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, number one, na makikita po natin ang katangian at magagawa ng Diyos sa ating buhay ay, sabi po rito, the purpose of the Word of God. Yung layunin po ng salita ng Diyos, kung bakit po ito ibinigay sa atin ng Panginoon, kung bakit po ito ay iniiwan sa atin ng Panginoon, ano nga ba ang layunin ng salita ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat? Kung bakit ang salita ng Diyos mula noon
hanggang ngayon at hanggang sa mga darating pang panahon ay walang hito, walang sawa, tuloy-tuloy na inihahayag ng Diyos, ipinapahayag na maraming tinawag ng Diyos, walang sawa, walang patid, walang lubay. Bakit po? Ano po ba ang layunin ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin? Kung bakit ang Diyos ay patuloy na nagre-raise, patuloy na nagtatayo, patuloy na tumatawag ng kanyang mga lingkod ng Diyos na talagang walang kapaguran, walang kasawaan, na patuloy na ipinapakayag sa apat ng sulok ng daigdig na ito ang salita ng Diyos. Ano ba yung purpose niya? Okay, sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa mag-aral, sa pagtuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. That's it. This is the purpose of our God sa pamamagitan ng kanyang buhay at makapangyarihan sa lima. Ano yung purpose ng Diyos? Yung buong confine ng Biblia, ito ay nagkasama-sama. 66 books, 39 books from Old Testament, and 37 books from New Testament. Ang totally po nito ay 66 books from Old to New Testament. At lahat ito, sabi po ng 2 Corinthians, 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat na kasulatan ay kinasihan, bilingahan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bagamat isinulat ng tao, bagamat isinulat ng mga unang mga propeta, bagamat isinulat ng mga unang alagad, pero habang isinusulat ito, ito ay guided sila ng banal na Espiritu. Ang nagdidikta sa kanila ay ang banal na Espiritu at hiningahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang salita ng Diyos, kapag totoong ito talaga ay ninamnam ng bawat isang makababasa at inunawa ng bawat isang nakapakikinig ng may kasabikan, may kaseryosohan, ang layunin ng Diyos sa bawat isang makakabasa ng kanyang salita, sa bawat isang makapakikinig ng kanyang salita, the moment na ito ay ipinipreach, the moment na ito ay itinuturo, sabi po dyan, magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang main purpose po nito ay maipahayag ang katotohanan, maipreach ang truth, at walang ibang katotohanan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, Jesus said. Kaya ang tunay na daan ng buhay na walang hanggan, si Jesus, ang tunay na kautuhanan, ang ating Panginoon, ang tunay na kapagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi lumulubay na nagre-raise, tumatawag, upang marami mga lingkod niya ang ipatuloy na ipangaral ang kanyang salita sa habang panahon, sa apat na sulok ng daigdig na ito, para ang kanyang salita ay magamit sa pagtuturo ng katotohanan. At yan ang isa sa ginagawa po ng inyong pastor. Walang lubay, walang pati, saan man lugar, sa bawat pagkakataon. Salamat at patuloy tayo nagagamit para maipangaral, para maituro ang katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoon. And then sabi pa po dyan, sa pagpapabulaan sa maling aral. Sapagkat walang po pwedeng magpabulaan sa maling aral kundi ang salita ng Diyos. Kailangan meron tayong buuning na versikulo mula sa Holy Scripture
para baliin, para pabalaanan ang mga napakaraming maling aral. At ang tunay lang talaga magpapabulaan sa mga maling aral ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yan yung ating ginagamit para pabulaanan ang mga maling aral. Kumukuha tayo ng mga salita ng Diyos. Kumukuha tayo ng mga versikulo sa Bible na ang nagsasabi ang Diyos, ang kanyang mga alagad, na walang ibang katotohanan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Walang ibang po pwede makapapabulaan sa napakaraming maling aral, kundi pa rin ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung ginagawa nating pagbabasa, yung ginagawa nating pagme-meditate, yung ginagawa natin na pakikinig tulad nito, yung ginagawa natin na panunood. Like for example, sa Facebook, sa YouTube, sapagkat nandyan po ang napakarami mga mangangaral. Isa lang po tayo dyan na talagang nagtuturo tuloy-tuloy ng salita ng kautuhanan at para pabulaanan ang napakaraming maling aral na itinuturo ng bawat isang nangangaral, pero hindi totoo ang tunay na mabuting balita kanilang ipinapahayag. Ang sabi dyan, sa pagtutuwid sa likong gawain. Yung salita ng Diyos, ang layunin ng Diyos para ito ay ituwid ang napakaraming liko ng mga gawain ng napakaraming tao. At higit sa lahat, sa huli, sa pag-akay sa isang matuwid na pamumuhay. Yan ang tunay na purpose. Yan ang tunay na katangian ng makapangyarihang salita ng Diyos. Itutuwid ka sa iyong maling gawain. Aakayin ka sa isang landas patungo sa isang matuwid na mamumuhay. Pagbubulaanan ang napakaraming maling aral na naitanim sa puso at isip ng bawat isang tao. At patuloy na yung salita ng Diyos na ito ay magagamit para ituro ang salita ng Tuhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Cristo. Kaya praise God, purihin ang Panginoon kung bakit patuloy tayo ay kailangan makinig, kailangan magpasa, sapagkat ito ang magiging epekto sa atin, ito ang purpose ng Word of God sa atin, para patuloy tayong akayin, para patuloy tayong ituwid, para patuloy na yung mga maling aral na ating nasasagap, ito ay pamulaanan ng makapangyarihan salita ng Diyos. Ikalawa, nakatangian na salita ng Diyos. The result of the Word of God. May resulta, may magiging resulta ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang taong tunay na talagang sinunod, ipinamuhay ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Praise God. Ito yung magiging resulta, mga kapatid. Noong araw na hindi pa tayo tunay na kakaunawa sa salita ng Diyos, noong araw na meron lang tayong religion, pero wala tayong sapat na kaalaman patungkol sa mabuting balita patungkol kay Kristo, hindi natin alam ang tunay na daan ng kaligtasan. But, nung dumating sa buhay natin, na tayo nagkaroon ng kasabikan, kasalusuhan, kauhawan, sa pagbabasa, sa pagbubulay-bulay, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at dito natin naunawaan, ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo na sa nagdalinigan. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 15, uulitin ko, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ano itinuturo? Nagtuturo na daan ng kaligtasan. Ang Holy Scripture, ang salita ng Diyos, ito ang nagtuturo para ang daan ng kaligtasan ay ating matagpuan.
at yung daan ng kaligtasan iyan sa pamamagitan ng ano? It is not about religion. It is about belief and receive our Jesus Christ sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya, pananalig kay Jesus Christ, matatagpuan natin ang daan ng kaligtasan. At yan po ang aking itinuro sa inyo, hindi sa pag-asapi ng reliyon, hindi sa pag-alit ng reliyon, hindi sa pamamagitan ng gawa, pero hindi natin sinasabing ang gawa ay walang kapuluhan, sapagkat ang tunay na nakakilala kay Kristo, ang tunay na ipag-isa kay Kristo, ang kanyang mga gawa ang magpapatunay na meron siyang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sinumang sumampalataya, ang sinumang nanalig, ang sinumang tumanggap kay Kristo ay siya'y pawang bago na. Wala na yung kanyang lumang pagkatao, wala na yung kanyang mga lumang ginagawa, sapagkat siya'y pawang bago na. Kaya ang tunay na manifestation ng mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, matapos silang mapagbulay-bulay ang salita ng Diyos, matapos silang mapakinggan ang tamang aral patungkol kay Kristo kung paano ang kaligtasan ay maranasan sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. This is the result of the Word of God for us. Kaya ito ang dahilan kung bakit patuloy na dapat tayo ay patuloy na huwag tayong magsasawa, huwag tayong mahihiya, huwag tayong panghihinaan ng loob na ang salita ng Panginoon patungkol kay Kristo ay ating patuloy na ipangaral. Huwag tayo talagang hihinto na patuloy na ang gawain ng Panginoon tulad nito ay ating talagang maipag-anyaya. Bakit? Sa pamamagitan ng mga gawain ganito, dito mauunawaan, dito mabubuksan ang puso't isipan ng bawat isang taong makapakikinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pamamagitan ng kanyang bugtong na salamat, sapagkat napakaraming tao ngayon ay unti-unti nakakakilala, nabubuksan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pakikinig ng salita ng Diyos through our Lord Jesus Christ. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong sigila, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang pamatayang salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 3, sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangang isilang na muli. Lahat ay kailangang maborn again. Sapagkat ang isang tao hindi muli na isisilang na muli sa Espiritu, hindi sa makakaranas sa kaligtasan. Pero para pala maborn again ang isang tao, para pala muli na maisilang ang isang tao, hindi sa laman kundi sa Espiritu, ang sabi ng 1 Peter 1.23, uulitin ko, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa laman, kundi sa Espiritu, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamataya salita ng Diyos. Alam niyo po, ito yung dahilan po bakit napakataga ng mga tao sa paligid natin, even ang ating mga mahal sa buhay, ay kailangan talaga na madala sa ganitong mga gawa. Kailangan nila makapanood na mga panuulin na ipinapakaral po ay ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Bakit? Sapagkat dito magsisimula na sila ay isisilang na muli sa Espiritu, hindi sa laman. Sapagkat yan ang resulta ng tunay na pakikinig ng may kasaliusuhan, kasabikan sa makapangyarihang salita ng Diyos, lalo higit patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. O magitan ng walang kamatayan sa salita ng Diyos,
ng ito ay napakinggan ng bawat isang tao, dito magsisimula ng isip at puso niya ay mababago. At siya ay magkakaroon ng isang bagong simulain, isang bagong puso, isang bagong hangarin, at siya ay magkakaroon ng isang tamang relasyon sa Panginoon, tamang pananampalataya, tamang pagsunod, at yun ang ibig sabihin ng isang tunay na ipinanganak na muli sa Espiritu. Sabi ng verse 24-25, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta, ang bulaklak. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay mamamalaki kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Malalanta, mabubulo, masisira ang lahat ng bagay sa ibabo ng mundo. Pero, ang mabuting balita ipinangaral ko sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ito'y mamamalaki magpakaidan, kaidan. And ako kapawalpul at kahalaga sa ating Panginoon Diyos ang kanyang salita. Praise God. Purihin ng Panginoon. Amen. And then sa aklat ng Awit 19 verse 7, ang batas ng Panginoon ay batas na walang ulan. Yan po yung salita ng Diyos. Ito'y utos na ang dulot sa ako'y bago buhay. This is the result of the word of God to all those who believe the powerful word of God. Ito ang kiting resulta. Kapag isa tayo ito naging seryoso, naging kumao, naging sapit, talagang totoo niyang pinahalagahan, pinasabikan ang salita ng Diyos. Talagang babaguhin ang buhay nito. Ngayon ang umaga lang, basa ko ng mga comment doon sa mga recently na ating upload. Sabi nung ilang mga comment doon, Pastor, mula nung ako ay nakapanood sa YouTube po ninyo sa inyong channel, ako po'y naunawaan ko po yung mga mali kong ginagawa. At ngayon po ay araw-araw po ako nanonood sa inyong channel sa YouTube at napapakaramdaman ko po binabago ng Diyos, nababago po ang ating buhay. Bakit po nangyari yun? Sila po nagpapunto ko. Dahil nga po ang resulta ng tunay na may kauhawan, kasabikan sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, talagang at the end of the day, babaguhin ang buhay natin, ang puso natin, ang isip natin ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Ako po'y sobrang nagagalak sapagkat nakatutuwa, sapagkat unti-unti po ay napakarami po mga tao na patuloy po na tumututok ngayon sa ating po pangaral sa YouTube at sila po yung mga nagpo-comment talagang napagpapala sila. Ang dami nilang tututunan at binabago yung buhay nila. Kasi nga po, yun po talaga ang katangian ng salita ng Diyos. Ang trabaho lang po namin na mga tinawag ng Diyos ay mangaral ng katotohanan. Pero kapag naipangaral na po namin ang katotohanan, ang trabaho naman po ng bawat isang makikinig, kailangan lang po talaga seryosohin isa puso, isa buhay, yung salita ng Diyos. At ito ang babago sa kanyang buhay. Ito ang mag-aakay sa kanya sa isang landas patungo sa isang masayang buhay. Ito ang magtutuwid sa kanyang mga mali na gawain sapagkat ito talaga ang katangian, ang kapangyarihan at magiging resulta sa buhay ng bawat isang tao. Okay. Praise God! Kaya mga kapatid, I challenge you, patuloy po tayo magbabasa sa salita ng Diyos. Patuloy po tayo talaga magbigay ng panahon at oras sa pakikinig, sa panunood ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos. Sapagkat
ang magbe-benefits naman po ay hindi yung ibang tao, kundi tayo po mismo na nagbababad sa salita ng Diyos. Amen. Kung paano yung mga tao nagpupunta po ng 3 times a week, consistent, sa mga gym, nag-e-exercise, pansinin niyo po, pagkalipas ng ilang buwan, umi-epekto yung kanilang ginagawa na effort sa kanila pong pag-e-exercise. Lumalaki yung mga katawan, lumalaki yung mga muscle. Bakit po? Kasi nagbibigay sila ng oras, panahon doon sa kanilang goal. Pero kapag tayo talagang totoo na nag-aral, nagbasa, nagbulay-bulay, nanood, nakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, yung totoong pangangaral ng salita ng Diyos na hindi ka ililigaw, hindi mga bula ang tagapangaral, totoong e-epekto sa atin ang isang tunay na pagbabago sa ating buhay. Sapagkat yan ang sinasabi ng Diyos, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ang dulot sa tao ay isang bagong buhay. Praise God. Hallelujah. Kaya makikita mo talaga na very powerful ang magiging resulta sa buhay ng bawat isang tao. Totoong wow, sabi, seryoso sa pakikinig, sa pag-aaral ng kanyang salita. And then next, the Word of God produce life. Alam niyo ba yung salita ng Diyos? Pawang sinabi lang ng Diyos, sinampit lang ng Diyos, magkaroon, nagkaroon. Mula sa wala, nagkaroon. Very powerful ang salita ng Diyos. Ang Biblia, kung bakit ang Biblia ay nasulat, sapagkat lahat ng mga nakasulat dyan ay binanggit at sinabi, iniutos, ipinangako ng Diyos. Kaya, ang salita ng Diyos ay nagpo-produce ng buhay. Mula sa salita, ito ay nagkakaroon ng buhay. Mula sa wala, ito'y nagkakaroon ng buhay, sapagkat ganito makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ano ang sabi ng aklat ng Awit 33 verse 9? Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mula sa walang form, mula ang daigdig na ito ay walang hugis, walang itsura, walang wala. Pero dahil sinambit ng Diyos, mula sa buong daigdig, ang kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang mundong ito ay nagkahugis, nagkaroon ng mga buhay, na halaman, hayop, mga tao, na dahil sinambit lang ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ganyan kapangyarihan ang salita ng Diyos. Mula sa wala, nagpo-produce ng buhay. Kaya mga kapatid, yung buhay natin ito minsan, parang empty, parang wala ng kabuluhan, pero kapag ibinabag natin ang ating buhay sa pagbabasa, sa pag-aaral, sa pakikinig, sa panunood ng salita ng Diyos, mula sa wala, bigla po magkakaroon ng buhay ang ating buhay. Bakit po? Sapagkat habang tayo nagpapabat sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo buhay nito. Hindi po pwedeng hindi tayo bigyan ng pag-asa nito. Hindi po uubra na hindi po tayo i-inspire ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos mula sa wala, nagkakaroon ng buhay dahil sinabi ng Diyos. Amen. Hebrew chapter 11 verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Tayo naniniwala, nananampalataya na ang buong mundong ito mula sa langit, sa lupa, sa dagat ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Mula sa mga bagay na hindi nakikita, nagmula ang mga bagay na nakikita.
at sinampit lang ng Diyos, sinabi lang ng Diyos, lahat ay nagkaroon ng mga nilalang mula sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng dagat. Kaya ganun ang makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mula po sa wala. Ang isang tao nang wala po sa wala, wala sa maipagmamalaki, wala sa katangian, wala sa kakayahan, pero nanampalataya siya at nanalig sa salita ng Diyos sa kanyang napag-aralan, na kanyang napakinggan. Pinanghawakan niya ito mula sa wala, magkakaroon. Bakit po? Pag pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos, pangako ng Diyos, sinunod natin ang utos ng Panginoon, tandaan nyo kapatid, may mangyayari sa buhay natin. Amen? Amen. Ngayon na po, ang topic ko sa main church natin ay yung topic about the most important commandment. Pangalan niyo po sa YouTube yun, napakagandang topic. Yung pinakamahalaga ang utos ng Diyos. At kung bakit niya pala yun, talaga, dinidikdik sa bawat isang lingkod niya at bawat isang manampalataya. Sa kabila nun, may nakatago mga pangako na ipaparanas niya sa bawat isang susunod sa pinakamahalaga ang utos ng Diyos. Yan po yung topic natin ngayon sa main church. I-upload po yan sa mga darating na araw. Abangan niyo po yung sa YouTube sapagkat PTI ko sa inyo yung mensahe din po yan. Kapag yan ay ating pong ipinamuhay, grabe po ang pangako ng Diyos. Ito pong ating pinagtaaralan ngayon ng wala sa wala. Pero kapag tayo nang hawakan sa salita ng Diyos, ipinamuhay natin ang salita ng Diyos, hinakbangan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, wala sa wala. Magpuproduce po ito ng buhay, kagalakan, katagumpayan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay. Sapagkat yan ang tunay na katangian ng salita ng Diyos. The Word of God produces life. Hindi lang basta pakaraniwang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya, napakabalat ng mga tao tunay na nakasumpong ng salita ng kautokan. Napakabalat ng mga tao tunay na kagalaka ang manangan at sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat, dadaloy sa buhay ng bawat isa na mga tunay na nanghahawakan at sumusunod sa salita ng Diyos ang isang buhay na pinagpala, isang buhay na ganap at kasiyasya. Sapagkat yan ang ipuproduce ng isang makapangyarihang salita sa buhay ng bawat isang taong tunay na pinamumuhay, kinasasabikan, nakaran ang salita ng Diyos. Sabi ko sa ating conclusion sa aklat ng Lucas chapter 21 verse 33 po, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkatapos. Amen. As din po yung sinabi ng Diyos, ilipas makaparang ang langit at ang lupa, at lahat ng mga narito na kanyang nilalang, mawawala lahat. Bilipas na matatapos. Pero sabi ng Diyos, ang kalitit-ligitan na aking salita ay hindi mawawala ng kabuluhan. Hindi bilipas, mananatili, eternal, forever. Okay. Yan, kapatid, I challenge you. Mag-isahan na po natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. Kahit abala tayo sa lahat ng bagay. Estudyante ka man, nag-aaral ka, magsikap ka mag-aral. Abala ka sa paghahanap buhay, maghanap buhay ka ng buong sikap at bumatapatan. But, lalo natin kasabi ka ang magbigay ng panahon at oras
sa pagbabasa, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ang inyong pong pastor ay meron pong ina-upload na araw-araw sa ating YouTube channel. Araw-araw po pinipilit natin na makapag-upload tayo ng mga salita ng Diyos. 30 minutes, 20 minutes. Kaya walang dahilan para hindi po kayo mapit ng salita ng Diyos. Sa umaga, kung libre kayo, manood kayo. Sa tanghali, kung libre kayo, manood kayo. Sa gabi, bago kayo matulog, manood kayo sa channel natin. Bakit po? Ang Diyos ang may sabi. Sa inyong salita ay mananatili, magpawala natin. Ang kanyang salita ang magbabago ng buhay natin. Ang kanyang salita ang magpuproduce ng isang buhay na nagtagumpay, pinagpala, isang buhay na ganap sa ating buhay. The moment we obey with wholehearted heart, ang kanyang salita ay sunod natin. Ang magiging resulta nito ay isang buhay na matagumpay, masaya, at sobrang pinagpala. Okay. Praise God. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos sa hapong ito muli ay nirimay tayo ng Diyos, pinalahanan tayo ng Diyos ng katangian ng kanyang salita. Kaya talagang grabe ang magiging dulot nito, grabe ang magiging epekto nito, grabe ang magiging bunga nito sa bawat isang anak niya na tunay na maglalaan ng oras, panahon, kasabikan, kauhawan at tapat na pagsunod sa kanyang salita. Hindi tayo magsisisi. Bakit? Sapagkat ito ang babago ng buhay natin. Ito ang mag-aakay sa atin patungo sa isang landas, patungo sa kalooban ng Diyos. Ito ang magtutuwid sa ating mga likong gawain. Ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ang patuloy na magbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay. Sapagkat yan ang katangian ng makapangyarihan sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon.